judgmental. The new normal. Susunod natin si Doña. Doña! Hindi pa mayor, Doña na. Oh. Forward po kayong contact, madam. Doña, ma'am Doña, kayo po ba mayor? Apo. Wow, mayor pala. Ang ganda ng pangalan, Doña. Mayor Doña. Ay, Mayor Doña. Mas bumaba naman yung rango. Mayor Doña. Mayor Toma naman yun. Mayor Doña, Mayor Doña. Saan lugar naman po ito? Sa bayan po ng San Manuel sa probinsya ng Tarlac. Tarlac. Tarlac, ne, Kenny. Tagalog. Sa parte po namin, Ilocano. Ay, Ilocano. Oh, ay, ay, haan? When? Oo. Ang tanong! Younger than 45 years old, ba kayong naging mayor? Up, up. Ah, wow. Thank you sa paksiyo. Wala na. Tapos na. Tapos na, tapos na yun. Up, okay na. Sayang na. Thank you. Wala yung backup ko, wala yung naka-PPE rito. Doña, Mayor Doña, kayo po, ilang taon naman po kayo nung naging mayor? Ako po ay na-elect nung ako po ay 28 years old. Bata pa rin, ano? Hala, ang bata. Last year? Nung huli pong kampanya, nung huling election. Bukod ngayon, po sa... Oo. Ngayon, ilang taon na kayo? Bukod po sa kamay, ano pa yung nagtulak sa inyo? Bakit ano ba? Kayo pumasok? Tumulak. Wala naman pong tumulak. Mm. Pero nagsimula po ako sa baba. Nag-konsehal ako, nag-vice mayor ako. So I started at 21 years old. Bata so dito na talaga ako... tumanda, so naintindihan ko yung mga pangangailangan ng mga tao. And there is a need to continue kung ano yung mga magagandang ginagawa doon sa bayan namin. At yun yung motivation ko na magsilbi pa ng ipagpatuloy yung mga magagandang nangyayari. Bakit hindi na lang po kayo nag-artista? O kaya model? Oo nga. Hindi nyo ba napasukan yun, mga ganun? Hindi nyo naisipan na... Parang hindi po yata ako papasa doon. Wala nga akong talent eh, nakita ano mo. Ano ba? Ang galing mo kayo. Kalimutan ko yung lyrics. Yung rap mo, alam mo yung rap mo, talo mo si Jennifer Lopez. Iba talaga. Kinakabahan ako eh. Paano, bakit po nung 21 years... Hindi naman nagra-rap si Jennifer Lopez ah. Kaya doon po nga din ano eh, para lamang siya mo. 21 years old, tapos pumasok na kayo agad sa politika. Bakit po? Kasi parang ang bihira nun, lalo na sa babae pa. Tapos nasa ganun lugar. Mm-mm. Yung siyempre, family namin din talaga, nasa politika. Politics. Pero wala namang pumilit sa akin. Mm-mm. Talagang ginusto ko din kasi nakikita ko din yung father ko before. Ito yung ginagawa niya. Ako din, I myself, napalapit ako sa mga tao. Ano sa tingin mo yung feeling mo na maibibigay mo dun sa lugar ninyo kaya gusto mong tumakbo? Oh, kasi meron niyang ganun eh, na ito kailangan ng ganito. Gusto kong ipatupad to, gusto kong mangyari sa mga kababayan ko to. Ano po yun? Yung municipality namin is a fourth class municipality. So I want to give them hope, no, mm-hmm. na although we are mainly agricultural doon sa aming bayan, we will survive with all the economic entities na available sa aming bayan. And as a millennial mayor, I have more to offer, more yes. ideas. Fresh and, ideas. Fresh millennial. Ideas. And ayun, talagang dito na ako lumaki. Kilala ko na din yung mga tao. And kaya hindi na ako nahirapan dun sa adjustment period. Pero ito pong nangyari, ACQ, yung lockdown. Ano po yung nangyari sa inyo? Kamusta po ang preparasyon o patuloy pa rin ang nangyayari? Ano pong ginagawa natin? Ang mga probinsya kasi outside NCR, talagang yes. naging strict kami when it comes to the locally stranded individuals. Talagang nung first phase ng ECQ, hindi kami nagpapasok ng mga... Parang total lockdown talaga. Opo. Kaya talagang na-contain namin sa province na konti lang yung mga cases namin. So recently, nagkaroon lang ako ng isang positive, pero recovered na siya. Yun, ang maganda. Hindi ba, Mayor Doña, hindi ba mahirap? Siyempre, mahirap na talaga, no? Magpasunod ng mga tao. Tapos, lalo na ngayon, ikaw, millennial mayor, bagets, tapos babae pa. Hindi po ba mahirap
magpasunod? Paano nyo pinasunod yung mga... I have been in public service for 7 years. So with experience, hindi na din nagda-doubt yung mga tao dun sa capabilities ko. And with social media, yes, basta well-informed sila and nararamdaman nila yung care, no, yung pagmamahal ng gobyerno, na merong ginagawa yung gobyerno. Then, very cooperative, no? Yung participation nila, yun yung nagiging resulta. Yun. Nung pagiging... Napapansin po namin, no? Kagaya nung minsan, mga barangay chairman po, yung aming guest dito, wala silang oras sa pamilya. Mm-mm. Kayo po, paano yung oras nyo sa pamilya? Eh, tanong muna natin, meron ka bang... May asawa ka ba? Meron na yan. Sa ganda niya, wala bang Jonathan's asawa? May anak na? Eh, sa ganda, di ba? Wala pa? Wala po kay asawa. Wala pa. Boyfriend po. Wala pa. Wala din? Hindi kami naniniwala! Wala kayong boyfriend, wala kayong asawa. Hala. So okay yun, na nakakapaglingkod ka. Wala kang iniintindi na nasa likod tama, mo. Tama din. Pero ano po ang type niyong ano, boyfriend? Wow, coming from me. Wow! Ano po yung ideal? O, anong ideal? Kailan ba yan? Lima? Tatlo? Mga tatlo. Tatlo lang. Ano pong hinahanap ng isang mayor na bilang isang maging boyfriend? Kasi sa tingin po namin, ma'am, sorry po ah, parang yung iba matatakot naman ligaw eh. Oo. Kasi mayor kayo eh. Mayor. Para malaman nakatakot din. Intimidate. Opo, meron pong ganun talaga. Hindi po nakakatakot yung itsura. Siyempre, lalo na yung pagkakamyon. Hindi nga kayo mukha na i-stress eh. Mm-mm. Ano lang po yung hinahanap natin doon sa tatlo. Quality sa isang lalaki. Una po ano? Ako kasi hindi naman ako particular sa looks eh. O yan na. Sa looks. So, wala basta sa look to. So, kisa tayo sa looks. Basta hindi babaero. Basta ano po, pakiulit po. Basta hindi babaero. Ayan. Ay, lamang na rin ako dyan. Hindi ka pwede rito, lalakero ka. Ano pa? Ano pa po? Siyempre, yung maiintindihan niya yung trabaho ko. Mm-hmm. Kailangan mayor din yung mga pangasawa mo. Siyempre. Para mas magkaintindihan ko. Para may mutual understanding. Ano pa po? Maka-Diyos. Okay. Maka-Diyos. Tama. Meron ka bang naiisip or... Hindi, yung naiisip kasi... Lahat naman tayo maka-Diyos eh. Lahat ng mayor of course magiging maka-Diyos. Ako hindi ko alam kung maka-Diyos ako. Hindi, pero ibig kong sabihin, sa ganda nyo kasi, sorry po, pero maganda kayo. Tapos maganda yung ginagawa ninyo. Tapos eto kayo ngayon, no? Wala kayong... Pero naghahanap din po kayo. Nag-aantay din kayo. Sa ngayon po, hindi siya priority. Hindi, baka kaya paano kung andyan na? Kaya nga palagi kong nilalagay na hashtag no time for love. Naku, paano po kung andyan na? Meron may gustong balak. May balak lang. Ano po ba yung paborito niyong pagkain? Para alam nila yung ibabigay sa inyo. Pagkain? Opo, sa merienda. Lunch. Chicharong bulaklak? Chicharong bulaklak. Ah, manginginom. Oo, manginginom. Chicharong bulaklak sa tanghalian. Sa merienda. Ano mga gusto niyong pagkain? Tinapay. Ano pa po? Pansit. Ano pa po? Puto. Ayun yung puto. Kalamay. Gusto niyo? Kalamay? Opo. May kalamay ba dyan? Diretsoy mo na kaya. Andahan yung paliku-liku eh. Nakikinig ako rito eh, para may dinadala kayo. Merienda lang naman. Baka pinupuntahan kayo muna. Wala po. Mahilig ba kayo sa Biko? Kakanin! May nanliligaw ba sa inyo ngayon? May nanliligaw ba sa inyo? Ayun, tinatanong ni Bossing. Hi, Bossing! Hello! Parang ano naman po, parang wala. Ay? Parang ayaw naman nila sa akin. Oo, baka naman may nagte-text dyan na lang ano. Hello, Biko! Hello! Marami nagte-text, namumutang. Wala kang hilig sa mga mela. Diretso ko na eh. Oo nga eh. Marami nagte-text nangungutang o humihingi ng tulong. Ayun. Pero feeling ko pero parang walang nanilig. Darating na yan. Dalang kitang Biko Melatik. Masarap. Oh, masarap yung Biko Melatik. Thank you, Donya. Mayor Donya.